Ilang minuto matapos ang hating gabi ng August 17, 1976, niyanig ng magnitude 8.0 na lindol ang malaking bahagi ng Southern Mindanao. Habang himbing-himbing ang lahat, naranasan ng Pilipinas ang isa sa pinakamalakas at mapaminsalang lindol sa kasaysayan. Sa lakas ng pagyanig na tumagal ng mahigit 3 minuto, maraming mga gusali at kabahayan sa Cotabato at Karatig lugar ang nangasira. Marami ang nasugatan at nadaganan sa mga bumagsak at gumuhong imprastruktura. Ngunit mas lumala ang pinsala at dumami ang mga nasawi nang sinundan ang lindol ng isang tsunami na humambalos sa mga baybayin sa paligid ng Moro Gulf. Mas marami pa nga ang namatay sa lindol na ito kaysa nasawi sa pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Ngayon, ating sariwain ang tinaguriang Midnight Killer ng Pilipinas at alamin kung anong mga aral ukol sa mga kalamidad ang pwede nating mapulot mula dito. Pero bago yan, inanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel na Kwentong Kwento at mag-comment sa baba kung ano pang mga kwento tungkol sa natural disaster ang nais mong ating pag-usapan. At tayo'y bumalik sa pagyanig ng 1976. Ang Pilipinas ay nabuo dahil sa aktibong paggalaw ng mga papal ng bato o continental plates milyon-milyong taon na ang nakararaan. Dahil sa kanyang estratehikong lokasyon sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, binubordahan ang bansa ng mga aktibong bulkan na atin ang tinalakay sa nakaraang video. Parang mga ugat din sa palad ang nag-criss-cross na mga fault line sa kabuoang lawak ng kapuluan. Pinapalibutan ang buong bansa ng mga tinatawag na earthquake generator fault na kung gumalaw ay kayang magresulta sa isang mapaminsalang lindol at tsunami. Ta sa mga fault line na ito, ang South of Mindanao Fault, isang aktibong uka sa ilalim ng Dagat Silibes na siyang naghiwalay sa Mindanao at Indonesia. Napapaloob sa fault line na ito ang Cotabato Trench na siyang itiniturong gumalaw noong August 17, 1976. Ang dagat na ito ay tinatawag na Gulpo ng Moro o Moro Gulf. Siyang pinakamalaki sa Pilipinas, ang Moro Gulf ay may haba na 700 kilometers na naghihiwalay sa Western Mindanao o Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at sa Cotabato Maguindanao Region. Ang Gulpo ay bahagi ng Celebi Sea at pangunahing pinagkukunan ng first class na tuna. Eksaktong 11 minutos pagkatapos ng hating gabi, ginulantang ang lahat ng naninirahan sa paligid ng Moro Gulf at Cotabato ng isang napakalakas na pagyanig. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang lugar sa paligid ng Moro Gulf at Celebi Sea ay kadalasang niyayanig ng lindol. Sa katunayan, halos 60 years bago ang Moro Gulf quake, tumama din malapit sa lugar ang isang magnitude 8.0 na lindol. Sa katunayan, halos 60 years bago ang Moro Gulf quake, tumama din malapit sa lugar ang isa pang magnitude 8.0 na lindol. Ang naturang lindol noong August 15, 1918 ay may lakas na 8.3 magnitude at siyang pinakamalakas sa kasaysayan. Nagdulot ito ng tsunami na mahigit 7 meters ang taas at pumatay ng di bababa sa 50 katao sa isla ng Basilan. Nakapagdala ang Noe Pag-asa Observatory ng 6 na mga malalakas na lindol sa paligid ng epicenter ng August 17 quake ilang linggo bago ang naturang pagyanig. Ibig sabihin, ang mga ito na ang foreshock o pangunang yanig bago ang main shock ng August 17, 1976. Nang humupa na ang pag-uga ng lupa, ang mga residente sa paligid ng Moro Gulf ay nakarinig ng ungol ng tila paparating na mga truck. Ang iba na nakiramdam ay mabilis lumabas ng bahay at tumakbo palayo mula sa dalampasigan. Marami ang naalimpungatan at napabalikwas sa pagtulog dahil sa paggalaw ng kanilang mga higaan at di kaagad nakababa ng bahay. Kaya sila'y naabutan ng rumaragasang higanting mga alon.
Labis na napinsala ang mga komunidad sa paligid ng Moro Gulf na may haba na 700 kilometers. Mula sa mga lungsod ng Zamboanga at Pagadian hanggang sa mga bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat ay hinambalos ng nangangalit na alon. Ayon sa mga survivor, bigla na lang silang ginising ng napakalakas na pag-uga ng kanilang mga bahay at akala nila ay katapusan na ng mundo. Tumagal ng lampas 3 minuto ang pagyanig bago ito tumigil. Sa gitna ng sigaw at hiyaw at tunog ng mga nagbagsakang mga puno at kabahayan, di pa natatapos ang kalbaryo ng mga naninirahan malapit sa baybayin ng Moro Gulf. Sa siyudad ng Pagadian na malapit sa Iliana Bay, maraming mga gusali ang bumagsak o kaya ay tumagilid. Sa Cotabato City naman, maraming mga building at public infrastructure ang bumagsak sa malakas at mahabang pagyugyug ng lupa. Ngunit mas malala ang sinapit ng mga tao sa baybayin ng Moro Gulf. 2 minuto matapos ang lindol, biglang narinig ang papalapit na digundong ng tila rumaragasang mga truck di karga. Ito na pala ang gahiganting alon na kilala natin sa pangalang tsunami. Noong mga panahong yon, ang ganoong kalamidad ay tinatawag ng mga tao na tidal wave. Ngunit ito isang maling kaalaman sapagkat walang kinalaman sa tide o taas baba ng dagat na dala ng gravitational pull ng buwan ang mga dambuhalang alon na kilala sa Tagalog sa pangalang daluyong o sa Japanese word na tsunami. Sa pag-aaral ng PBOLCS, posible na umatras ang dagat mga 3 kilometro, 2 hanggang 10 minuto matapos ang pagyanig. Bumalik ito bilang tsunami o serye ng mga higanting alon na humampas sa mga dalampasigan sa gilid ng golpo. Ayon sa mga seismologist, ang lindol ay may lakas na magnitude 8.0 at ang epicenter nito ay mga 40 kilometers timog sa bayan ng Lebak, South Cotabato, na ngayoy nasasakop ng Sultan Kudarat. May lalim ito na 33 kilometers. Pinakamataas na inabot ng alon ay nangyari sa barangay Tidpuan sa bayan ng Lebak na umabot sa 9 meters o 27 feet. Para sa perspective, ang isang palapag ng gusali ay may taas na 14 na talampakan o 14 feet. Ibig sabihin, ang pinakamataas na alon na tumama sa Moro Gulf tsunami ay halos 2 palapag ang tayog. Ang tinatawag na inundation o layo ng pagbaha ay nag-average ng 500 meters o kalahating kilometro sa baybayin. Inabot naman ang alon na may taas na 4.3 meters ang siyudad ng Pagadian. Ang lungsod ng Zamboanga ay di masyadong napuruhan ng tsunami dahil nakasangga sa kanya ang mga isla ng Santa Cruz at Basilan, ngunit di pa rin ito nakaligtas sa lindol at 14 sa kanyang mga gusali ang gumuho o kaya ay nasira. Sa lungsod ng Cotabato, maraming mga landmark na gusali at mga tulay ang bumigay o kaya ay gumuho. Kabilang dito ang 6 na mga hotel, 3 sinihan at mga pampublikong building at mga tulay. Sa kabuuan, umabot sa 5,000 ang kumpirmadong namatay sa lindol at tsunami. Mahigit 3,000 naman ang missing. Nag-iwan din ang kambal na trahedya ng di bababa sa 10,000 na sugatan. Pero bakit ganun na lamang ang laki ng pinsala sa buhay at ari-arian na idinulot ng lindol? Hindi lingid sa ating lahat na ang Pilipinas ay paborito ng mga lindol. Sa kabila nito, di pa rin lubos ang handa ang mga Pinoy sa parehong sakuna lalo na sa panahong iyon. Ayon pa sa PBOLCS, maliban sa malakas talaga ang lindol, nangyari ito sa hating gabi na ang lahat ay nasa kasarapan ng mahimbing na pagkakatulog. Mas nagpalala pa sa pinsala ang pagkalikha ng tsunami na tumama sa mga komunidad malapit sa mga baybayin. Walang masyadong matibay na bahay ang marami sa mga nanirahan noon sa Moro Gulf. Sa katunayan, marami sa kanila ang nakatira sa mga marurupok na bahay na nakatuntong sa kawayan sa ibabaw ng dagat. Wala talaga itong kalaban-laban sa tunito nila ng tubig na humampas sa kanila. Dahil ating gabi,
Di rin agad nakalikas ang marami sa mga biktima matapos ang lindol kaya naabutan ng rumaragas ang tsunami. Ayon pa sa mga otoridad, 90% sa mga namatay ay dahil sa tsunami at 85% naman ang sugatan resulta ng mga higanting alon. Umabot din ang tsunami kahit sa Japan sa hilaga at sa Indonesia sa timog ng epicenter, bagamat di na gaano kalaki ang mga alon at wala ding napinsala. Mas mahirap din para sa mga residente sa paligid ng Moro Gulf na takasan ang isang localized tsunami dahil mas maiksi ang oras mula sa paglindol hanggang sa pagtama ng daluyong. Matapos ang magnitude 8.0 na lindol, nag-issue kaagad ng Tsunami Watch ang Pacific Tsunami Warning Center sa Honolulu, Hawaii sa buong Pacific Ocean dahil sa posibleng banta ng tsunami. Huli na lang naiulat ang pagtama ng isang malaking localized tsunami sa timog at kanlurang baybayin ng Mindanao. Dahil sa Moro Gulf tsunami, naging proactive na ang ating bansa sa paghahanda laban sa mga natural na sakuna tulad ng lindol. Noong 1977, iniutos ni President Ferdinand Marcos ang pagripaso ng National Building Code upang maging earthquake resistant ang mga pampubliko at pampribadong mga gusali. 2 taon matapos ang double disaster, itinatag ang National Disaster Coordinating Council ang pinagmula ng kasalukuyang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa kasaysayan ng bansa, bilang ang nangyari sa 1918 at 1976 ang mga insidente ng tsunami. Noong Agosto 1968, isang mangingisda ang nalunod nang tamaan ng tsunami ang baybayin ng Aurora dulot ng kasiguran earthquake. Sa tala ng FIBOLX, 7 tsunami ang naganap sa Pilipinas sa buwan lamang ng Agosto mula 1595. Pinakamapaminsala matapos ang Moro Gulf tsunami ay naganap noong November 14, 1994 nang yanigi ng magnitude 7.1 na lindol ang pulo ng Mindoro. Mahigit 50 katao ang namatay dahil sa daluyong na umabot ng 8.5 meters o 28 feet. Mauulit pa kaya ang trahedya tulad ng sa 1976 Midnight Killer? Dahil sa lokasyon ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, ang sagot ay oo. Ayon sa mga pag-aaral, lampas na sa 40 years mula nang nangyari ang Moro Gulf Quake and Tsunami. Posibleng hinugna ang Cotabato Trench at ang mga katabing fault line para sa isa na namang Midnight Killer. Kaya, kabi-kabila ang ginagawang paalala at abiso ng FIBOLX at iba pang mga otoridad ukol sa panganib na dulot ng lindol at tsunami. Mahalaga rin na makiisa sa mga earthquake drill at tsunami evacuation drill sa mga komunidad, lalo na sa tabing dagat. Anong mga paghahanda ang iyong ginagawa para maging ligtas tuwing may lindol at banta ng tsunami? Ibahagi iyan at mag-comment na rin sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. I-check na rin ang ating kwento tungkol sa 1990 Luzon Killer Quake at iba pang mga kwentong disaster dito sa Kwentong Kwento.